lalaki to. And all of us are blessed to be part of it. Ako naniniwala ako doon na it's not about me, it's about God bringing us all together. Diba? And kaya nga sabi ni Direk kanina na bihira yung maraming skilled, diba? Maraming skilled people in different industries, same industries, that get together with one vision. Bihira yun. Aalagaan natin yun. Kasi pinaglalaban yan eh. Hindi, diba? Pinaglalaban yan eh. So, by working together, by communicating all the time, diba? We'll grow stronger. We'll grow stronger. We'll attract more people. We'll develop more leaders. It's all about growing and multiplying, di ba? Di ba? The same culture, the same heart. And marami tayo, remember, the harvest is plenty. Nasaan na sila? Nasaan na sila? Nasaan na sila? Nasa backstage pa. Okay. Nasa backstage pa. Yeah, nakapasok na. Okay, tayo ay nakabalik na. Ba't ka na kayo kay LV? All right. Good morning to every R2R member worldwide. It's a great morning here at the Philippines. I hope you're having a great day wherever you are. Hi, Lei. Thank you for joining us. Good morning, sir. Good morning. Okay, oh, bati-bati muna tayo bago tayo magsimula. Si Lisa na wala na naman yung ating interviewin. At ang mag-interview sa kanya ay si Mr. Dickie Aguado dahil sila ay parehong corporate. Yes! You did not receive the memo? Hindi, parang di ako ready. Ano, tatanong ko dyan. What's your cell phone number? Alright. Oh. LV, bati na. Okay, once again po, magandang araw ng Martes sa lahat po, no? Worldwide, RADS2RICHES worldwide. Thank you again, Direk Dave, sa pagising mo ngayong umaga. Ginising ko talaga eh, no? At saka po sa Channel 31, thank you po sa ating po mga viewers. So, shout out po sa ating po mga kaibigan na nanonood right now. Lalo na po sa mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Ilan po dito yung aking pong mga previous na boss, like Ma'am Dina, Sir Danny, and Sir Jean. Happy birthday po! Sir Dicky, good morning! Oy, ako na ba? Okay, good morning po sa ating mga kasama sa Channel 31. Magandang umaga sa inyong lahat. Siyempre, nandito ang buong Channel 31 family ng R2R. Masaya tayo. Happy Tuesday, Holy Week. Okay, ang susunod natin, Pastor Keno. Yes. Ay, magandang. Good morning to everyone. We thank God for this day. Regardless of your situation, nasaan ka man ngayon, nasa ECQ ka kagaya namin, MECQ, DCQ, MGCQ, whatever queue you have right now or you are in right now, always remember, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. God bless us all. Amen. LQ. All right, Pastor Roel, Pastor Roel, Coach Roel. Hello, good morning Philippines. Masaya tayo na umpisa natin ng bagong linggo. Masaya, lalo na Holy Week ngayon. So, kayo dyan sa Pilipinas, mag-ingat po kayo. Malakas na naman ng COVID. So, good morning po. Good morning, Philippines. Ayan. Kaya ako yung si Lei. Kasi si Lei, bago pagdating siyang bumate, magkukwento siya kung saan siya naglalagay ngayon. Saan siya ba? Lei. Good morning, Sarad. Good morning po, Rise and Shine. Happy Tuesday. Naglalagay lang po sa bahay, kaya lang maraming mga dapat pagkabalahan po. Nag-general cleaning, pero may mga ibang sideline din po.
Ayos. Meron pa na tayong lay minister. Alright. Healthy po. Nandiyan na si Lisa. Yes, Teacher Lisa, you're here. Praise God. Si Lisa. Teka, teka. Dapat maganda yung ito natin kay ano eh. Kay Lisa kasi special guest si Lisa eh. Okay, welcome Lissa Jardin. Yes. At ngayon, na Lisa. Lisa Jardin para magsalita worldwide sa kanyang mga nalalaman para lalo tayong payamanin at pagyamanin dito sa R2R family. Lissa Jardin, handa ka na ba? Opo, oh, handa ng internet. I pray to God. Yeah. Good morning po sa ating lahat. Thank you. Good morning, right. Kay Lissa Jardin na nakapula. Let's paint the town red. Red. Oh, anyway, for everyone's information, ano, si Lisa po is actually the founder and CEO of Optimize One, which is a business consulting firm for MSME. She's also an entrepreneur and advocate for healing, wellness, and abundance. Yan si Lisa. She will talk a lot about her initiatives, her past accomplishments, anong ginagawa niya ngayon. She's also the direct partner of Honest Global Corporation, director for Diamond namang title, Lisa. Pero pinaka-importante yung title dito, you are a RADS2RICHES family member. Yes! Nice. All right. So, Lisa, tell the people something about yourself. Ano bang yung background? Good morning, Sir Rads. Good morning po lahat ng ka-partners. Ako po ay isang widow and no kids. So marami akong time in my hands and God gave me life to use it for a great purpose. So tubong Bataan po ako. Ang nanay ko ay tubong Bataan. Ang tatay ko naman ay taga Bicol, Daet, Albay. Yan. Pero may dugong Ilonggo po ako sa lolo ko. Tapos po ako sa public school ng Kupang Elementary at High School sa Tuti del Rosario. And nung college naman, pinalad po ako maging scholar ng bayan sa UP Diliman. Dahil gusto ko pong banggitin lahat ito kasi hindi po ako napuputol sa roots ko. Lahat po ng maupod ko sa buhay ko, pinabay ko, pinanggitin ko because isan po nila ako ng support, scholarship, everything sa family and friends. So, ang parents ko ay mahihirap na buhay. In fact, grade 4 lang po ang tapos ng tatay ko. Ang nanay ko naman ay grade 6. Tricycle driver po ang tatay ko dati. And ang nanay ko naman po, may sari-sari store din. Napalaki niyang maging mini grocery. Naging concessionaire din po siya ng lunch counter. Throughout my childhood po, kaming magkakapatid, nabuhay kami na 10 kasi 3 o'clock pa lang wala na ang parents namin, nagtatrabaho na sila, namamalengke na. At lumaki po kami sa bahay na lahat gumagalaw, lahat masipag, bawal po ang tamad. Yung parents ko po, ay ano, I think if they studied, pwede silang CEO eh. Kasi grabe po yung entrepreneurial skills nila. Hindi pa ako nag-aaral ng business administration sa UP. Alam na nila ang business administration. And bukod po doon, grabe ang faith and determination. So lahat po ng sulok ng bahay namin, pako and all, galing po sa dugo at pawis ng magulang ko. So nung nag-aaral po ako, laging nasa isip ko po na paano ko ibabalik sa parents ko ang paghihirap na ginawa nila. Kasi come from that kind of life, na puyat sila, maagang gigising, hindi na rin po kami naaasikaso, kanya-kanyahan na po kami nagbe-breakfast ng mga kapatid ko. Paano po mapigyan sila ng ginhawa? And I think that relates to what our endeavor is and our advocacy here sa R2R. Paano natin babaguhin yung chain of poverty sa pamilya natin? Yun po ang reason why God put me here now after my corporate life of the banking industry for 15 years and other industries in the past 12 years also. Yan. Grabe ah. Lisa, ano ba tong ano?
optimize one. So people know, ano, ito ba yung pinanggalingan mong corporate, ano? Optim or usually part of it? Sir Rads, bagong tayo ko lang po yan noong February 2020. Kung babasahin niyo po yung yan po ay akin na. Ako po yung founder. And because I set it up, because informally, when I was in the corporate life, lagi pong may nagkukonsulta sa ako na mga kaibigan ko, kapamilya, na nagra-run ng small businesses. But I do it for free. Actually, I do it still for free some of the, yung mga capable po magbayad, nagbabayad naman. Pero kung wala pong pambayad, I still got them. Kasi ang katulungan ko po, it will come. Gusto kong matulungan sila with my knowledge to global standards. Kasi nanggaling po ako sa Bank of Tokyo, MUFG, Federal Express, Citigroup. So yung experience ko po sa global, gusto kong maipamahagi sa maliliit na business line. Because I believe the MSME sector is the backbone of this country. Hindi po katulad ng ngayon na naka-concentrate sa pinaka-peak yung wealth ko konting tao. Ito po yung paraan ko para mag-contribute sa mga maliliit na role players sa business. O tama-tama, kaya ka pala nandito sa amin, itutulungan mo kami ni Dickie, ni Pastor Kino, di ba? O teka, sino ba nag-upload na mag-sponsor sa'yo sa Rads to Riches? Medyo matibay-tibay yung dibdib na na. Actually, ano po yan? Si Miss Lan. Miss Lan. Pinagtagpo po kami digitally through pandemic. Kasi nakilala po siya sa akin ng kaibigan ko na ex-banker din, si Didoy. Because nagdi-deal po ako ng mga masks and medical stuff. So sabi ni Didoy, o papakilala ko sa'yo si Lani kasi kailangan niya ng mga ganito, ganyan. Okay, tapos sinira niya sa'yo R2R. Opo, after a few months yata, parang may mga tanong yata ako sa akin, hindi ko na maalala. But ako kasi may pagkagalibol ako, lalo na kung ang tingin ko lagi maganda yung intent. Gora agad ako dyan, diba sis LV? So, pag tinitiwalaan ko po yung tao, I easily trust, have faith na maganda yung intent. Plus, nung in-explain niya naman po sa akin, talagang nabilib naman po ako. And I outrightly attended this Channel 31 I met you, Sir Rads. And na-inspire at na-amaze po ako sa news nyo, sa pag-feature nyo. Well, salamat, Lisa. Pero ako lang, na-amazing ako sa'yo kasi napakaraming accomplishments in the corporate world. Pero you still chose to invest your time in our advocacy and helping other people. And matapos mo ikwento yung pinanggalingan mo, no wonder pala kaya ka ganyan, di ba? Na mahal mo ang masa, di ba? So anyway, sige, I'll give the floor to our other coaches just in case they have questions for you. Coaches, if you have questions for Teacher Lisa, that's... tanungin nyo na. Coach Lisa, good morning. Good morning, Pastor. Ano ang nais mo ma-accomplish dito sa firm na itinayo mo last year? At for 1 year na, actually, more than 1 year na, ano na ang na-accomplish nitong firm, itong consulting firm? Meron ka na bang mga client na patuloy na nagagabayan mo dito sa firm na meron ka ngayon? At ano ang mga requirements para ikaw ay ma-reach nila at sila ay makapag-consult sa firm mo regarding sa business din, itatayo nila o kasalukuyan na meron sila? Opo. For one, Pastor, wala po akong acceptance fee. Okay. Listen, if I have the time, I easily listen and scope the problem. So, yung mga customers ko po ngayon, nagsimula sa isang computer shop ng kaibigan ko, yung doktor na nagbibigay sa akin ice cream every month, something, ang pari ko si Dr. Lawrence Chupenko, nagko-consult po siya from time to time. And also, yung Trinergy Corporation po, na pag-aari ng aking long-lost friend, isang solar company. And tuna exporter na real time, nag-export po siya sa Europe and Middle East.
And itong si Trainer G po, officially isang consultant. And ipinresent po sa principal investment house sa Singapore yung papeles ko. So, na-impress po yung Singapore siguro by God's grace. And kinuha rin po nila akong consultant ng Tigris Corporation. And nung nakuha ko na po lahat onboarded yan, biglang humahabol po itong Provident Systems, yung vendor ko sa UFG Bank. Kinuha rin po akong business consultant for the FinTech global brands like Synaptic AI, Credit Decisioning Engine, and Tool, yung Apton, Digital Banking Solutions, AxLogic, Credit Tool, and WSO2, API Integrator. So, nung nag-a-apply ako ng trabaho at hindi ko pa alam, Pastor, na ito ang roadmap ni God sa akin, gustong-gusto ko makapasok sa NGO. Only to find out na more than an NGO pa itong aking gagawin. Kasi nabalik po ako sa renewable energy, which is a full circle for me dahil yan po ang first job ko sa PNOC EDC, yung alternative energy. And then yung fintech po, yan po ang trabaho ko sa banko dati. By God's grace, natuwa po ako at tinutuloy pa rin ngayon yung exposure ko. And of course, to Rads to Riches, na isang henyo ni Sir Rads at kasama natin, mga kasama natin. Kasi fintech po ito eh. Okay, thank you. So, at dun sa ano tawag dito, so kukontakin ka lang ng mga tao na nanais mag-start ng business or they're doing business, then you just talk about whatever, kung ano yung anong prosesong ginagawa mo. You let them talk about their vision, kung ano nais nila, then you butt in and you guide them, parang ganon. Opo. I don't consult or advise based on a one-piece statement. I actually listen up to the whole story and ask them what they really want to do. And if there's no clarity, I try to put clarity on what their mission and vision is. And more on consultative po ako, Pastor. I don't really dictate or impose on them. I ask them what they want to do first. Okay. Thank you. Any coaches that wanted to ask question kay Ma'am Lisa? Okay. Napakaganda, no? Nakikita natin yung tapang at anghang mo ay tubong Bicol and ang husay at lambing mo ay tubong Iloilo. No? And then you studied business administration sa UP and founded Optimize One. You do it for free. Philanthropic consultation. So basically, what you're doing with your clients is business incubation. Diba? Ika nga, paano ba yung business incubation para sa ating pong mga nanonood? Parang baby po yan. Medyo hindi pa, dapat ipanganak ng 9 months. Ipanganak ng 6 months o 7 months. So pinasok sa incubator. So ito ngayon si Optimize One. Ang ginamit na solusyon, pumasok si Philanthropic Bicol Iloilo Philanthropic Consultation, Lisa, and doing business incubation. So ganun ba, Lisa? You're willing to do business incubation, most especially to the MSMEs, yung mga maliliit na negosyo. Yes, Sir Dickie. Yung gusto naman kong magbayad, may retainer naman. Pero, yes, I am a grower, I'm a planter, and also, problem solver din po ako. Meron din po tayong biyaya ng crisis management activities because of my 15 years in the banking industry. Nahasa po tayo din sa crisis management and risk assessment. So, lahat po ng aspeto ng negosyo, whether mature na or baby pa, kaya naman pong ma-handle din. Importante lang po, yung MSME, mabigyan ng direksyon and manage yung expectation. Kasi kuminsan po, so, tama.
Tamang-tama talaga ngayon, ano? Lalo na ngayon sa panahon ng krisis, talagang lahat ay pumapasok, pumapalog sa crisis management. A lot of businesses are shutting down and do not know what to do. No? So, mas kailangan ngayon yan, hindi ba, Lisa? Yes. Yes, sir. Actually, ako rin po, Sir Dickie, naging actual experience ko rin po ang transition and crisis management. Because, to tell you honestly, tinayo ko ang Optimize One with a very unclear vision kung talagang mag-sole proprietorship na ba ako or babalik ako sa corporate. Gulong-gulo ang isip ko until I prayed so hard for the will to be whispered to me, saan ba talaga ako papunta? And yun po, marami pong transformation ang nangyayari ngayon. And tama po kayo, yung crisis be a way for us to see opportunities rather than to lose ourselves. Kasi lahat naman po ng mga successful, like si Brad Money Villar, nagsimula po yung kanyang build-up ng vision during the Asian flu crisis. Siya nang namigyan ng mga puhunan niya na lupa at a very low price. Para, kasi meron siyang vision in the future. So, kaya po maganda, hindi natin tinitingnan yung present, tinitingnan natin yung beyond. Okay, napakaganda, no? So, CEO Rads, ito pa lang si Lisa, no? Isang transformer, no? Kaya yung kanyang kumpanya na Optimus One ay parang Optimus Prime din, no? Transformer. Doon ba galing yun, Liz? Business transformation. Business transformation ang kanyang dala. Yan. Opo. Pinangalanan ko po siya, Sir Dickie, na Optimize One. Actually, yung one galing sa friend ko din sa church din eh, taga Cebu. Optimize lang siya because I believe each one of us has a talent, no matter how small it is. May gift po tayo. Ang nangyayari lang, natatalo tayo ng mga negativity and fears at hindi natin na-utilize at na-optimize yung gift na binigay sa atin. Hindi po, Pastor? Yes. Correct. Kaya parang yung isang tanong sa isang ano, is there anything worse than losing your eyesight? Mm-hmm. Yun ang tanong. Is there anything worse losing your eyesight? Ang sagot, losing your vision. Yes. Okay. And that's the problem with many. Okay? Sabi nga ng Bible, without vision, people perish. Okay, maring bulag yung tao, hindi at may vision siya, may nakikita pa rin siya, dako paroon. So that's what we need. Kailangan natin ng mga leaders right now, especially here in our country, not only talking about the moment. Okay, this is the problem with many. We're just talking about the day-to-day basis. We don't have projection, we don't have vision. What's gonna happen next? Hindi natin nakikita. Ikaw, meron kang ganong vision. That's why you're able to start your business, yung Optimize One, because may nakikita ka sa dako paroon. I believe si Sir Rads, ganun din. He started this Rads to Riches for that reason. Meron siyang vision. Ang vision niya, nais niya ma-alibate ang kalagayan ng mga masa sa Pilipinas. Na ma-alibate mula dun sa poverty na ang ating sinusulong dito. Na you'd be the first person na mag-break away from poverty mentality ng family. You're the first person na magkaroon ng breakaway ng chain na yon, ng poverty, ng kahirapan. You rise up to the occasion and lead your family, you lead your next generation, not in poverty anymore, but in prosperity. So we thank God that you're able from, sabi nga, maraming mga nagsimula sa pandemic eh. You started your business last year, and thank you also for joining us here in Rads to Riches. Napakalaki pong tulong po ninyo sa amin, and we continually pray na we can work hand in hand together. Baka makatulong din kami sa negosyo mo later on. Opo. And ang maganda ay siya ay isang business administration graduate sa UP. And, maiksi yung end ngayon ha, and sabi niya,
nakakonsentrate ang wealth sa kakaunting tao. And this is where Optimus One comes in. How do we break the chain of poverty, Lisa? Naghang ba ako? Naghang si Lisa. Okay, akala ko baka nawala ako. Okay, naghang si Lisa. Okay, okay mga kaibigan, ayan po si Lisa, medyo naghang siya. Ayan, umawak na naman. Ayan, mga kaibigan, parang ayaw niyang sagutin ang breaking ng chain of poverty. Okay. Na actually, sinagot niya, maganda yung point kanina ni Pastor Keno, di ba? And vision is very important. That's why, of course, coming from Pastor Keno, I can read his mind, no? Mind ni Pastor Keno, always set your sight on Jesus Christ. And yes. Mga kaibigan, nagbalik na naman po si Lisa upang sagutin ang ating katanungan. Sorry. Mukhang hindi na kaya talaga ng 20 Mbps. Kailangan na talaga ng 50. Ano po yung tanong niya, Pastor? Ang sabi natin kanina, since you are a from UP Business Administration and with all of this happening now, naka-concentrate ang wealth sa kakaunting tao. So, how do we break, Lisa? How do we break the chain of poverty as you mentioned earlier? I guess Rads to Riches is one of the most affordable way to start it now. Kasi napakarami kumampong ways, but not everyone has the access and has the tools or skills. Bakit ko po sinasabi kung Rads to Riches is one? Unang-una, affordable po siya, 1,200. Pangalawa, wala ka pang skill, us coaches and two experienced people will help them start. At meron na po siyang platform. At isa pa po, very relevant sa atin ngayon. Yung fintech is very relevant. Nakas-lay down na po yung sistema, hindi na mahihirapan. Rads to Riches can be also the first step for them to also move towards a multiple income stream mentality. So, as sinasabi nga ni Sir Rads before, gawin mo tong acquisition tool to build little wealth or big wealth, and this sipag mo, and then i-share natin sa mga mahirap nating kapatid ang mga part ng mga proceeds nito, and mag-acquire ka pa na iba mong income stream in the process because Rads to Riches will give you the values formation, will teach you how to be abundant in mindset, will teach you that prosperity is not bad, having money is not bad. It will teach you how to handle your wealth and your abundance properly. It will teach you how to share and teach you how to not be afraid because the well is infinite. It's just a matter of mining it properly and being in the circle of people who will teach you the values of life. Galing, galing. So, meron ako napulot doon, ha, Rads, no? Doon sa sinabi ni Teacher Lisa, no? Madalas kasi sinasabi ito ay pyramid, multi-level marketing, network marketing. Eh binabago na nga natin na ito ay may bayanihan at meron pang kasamang franchising, ano? Pero yung sinabi niya ni Teacher Lisa na pinulot ko, no? Ang Rads to Riches ay isang fintech company. Alam mo naman yung mga fintech, no? Fintech refers to the integration of technology into offerings by financial services companies into improving the use and delivery to consumers. Ayan, dumudugo na ilong, ano? So, fintechs primarily works by unbounding offerings into new markets for people. So, ito, bago yung market na yan. For example, ino-offer nga natin sa mga sari-sari stores, di ba? Ako, ino-offer ko sa sari-sari stores para maging bills payment center sila. No? So,
yun ang magandang nabanggit ni Teacher Lisa. Ito palang Rads to Riches ay isang fintech company. Yes. Oh, ano masasabi niya ng ating mga fintechers? Actually, Go. Yung digitalization at fintech at ginagawa ng RADS2RICHES natin ay isa sa advocacy ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Because sa hirap ng geographic makeup ng Pilipinas, di ba, hiwa-hiwalay ang ating islands, ang daming excluded. Ito po yung tinatawag nilang inclusion. Sinasama natin ng small sectors ng society to be included. Kasi ito yung mga unbanked, underbanked. 10% lang po sa mga MSME ang nasa banking system. Most are nasa Mumbai, sorry for the word, nasa 5-6, nasa illegal sectors, nasa usurious lending. I see is one way to avoid this usurious borrowing. Di po ba? Kasi it will give you a daily subsidy in terms of your earnings. Imagine, naisip nyo, Mr. Rads, na for a poor family, 300 pesos a day na withdrawable sa Rads to Riches wallet ay makakabuhay ng pamilya, makakabili ng gamot, makakapagpamasahe para pamasahe meaning transportation budget para makapasok ang mga bata sa eskwela kung hindi pandemic or makapasok ang nagtatrabaho. Nakikita ko rin po ito dahil sa baba ng membership fee at puhunan, 1,200, pwede rin natin i-enjoy lahat ng members ng family so that yung mentality na isa lang ang nagtatrabaho sa bawat pamilya, mabalag din po. Kasi importante na tulong-tulong ang bawat pamilya. Lagi ko po yung sinasabi sa mga pamangkin ko. You don't have to be the star in the family. Importante huwag kang maging burden. You can live on your own. You can subsidize your own. Hindi ka sasandal sa kung kanino man. Tama yun. That actually contributes also to the poverty. Na isa lang ang tatrabaho. Opo. Malaking risk po yun actually, Sir Rads. Kasi syempre siya lang ang napapagod. At hindi lang katawan ang napapagod. Ang mental health, ang puso. Kasi especially kung ang natatrabaho, walang nag-asenso. Or yung behavior ng mga members ng family. Panay-asa, inuuna yung mga non-essentials. Walang improvement sa sarili, walang effort to contribute kahit sa hindi sa financial na bagay. Nakakapagod yun sa isang nagiging breadwinner ng family. Ang tawag doon is blank fatigue. It's daughter fatigue, di ba? Yes. Well, I appreciate naman our Filipino trait of being close as families. Sometimes it can be a strength, sometimes it can be a weakness, di ba? Marami kasi dyan, two issues. Number one, minsan 30 years old na nasa bahay pa ng magulang niya. Di ba? Minsan may asawa na nga nandun pa. Okay, so, and yung marami dyan, hindi halos nagko-contribute sa bahay. Only one person is holding everything. Second part is pag yung mga magulang pinalaki yung mga anak at pinag-aral, they expect yung anak naman ang bubuhay sa kanila sa pagtanda. Isa rin cause of poverty yan kasi hindi nga kayang buhayin ng anak ng pamilya niya kasi kulang. Diba? What would be a better solution is actually train the young parents para sa next generation hindi na ganun, train the young parents to prepare for their retirement. Diba? Yes, kasi sir, our retirement as parents is not actually the responsibility of our children. Supposedly. Diba? Pero it needs a lot of promotion. Kailangan i-promote natin yung idea na yan, di ba? To the people, para hindi na siya magtuloy-tuloy-tuloy to the generations. Normally kasi, pag hindi ko nagbabayad ng kuryente sa bahay sa renta, hindi mo na-experience, di ba? How liberating it is to be able to pay your own bills. Di ba? Totoo. So, isasama natin sa yan.
Opo. Itong Rads to Riches, kung maririnig lang po ng lahat ng tao, ano po to eh, it's not to praise you, but it's a genius output na pinagsama ang fintech and network marketing. And network marketing is not bad. Sabi nyo nga, ang network marketing is one of the biggest generators of many wealthy people. In fact, may libro na po ako niyan dati pa. Matay ko nang basahin, pero hindi siya nag-a-absorb sa akin. Pero ngayon, nung nalagay na ako sa pagiging entrepreneur, na-appreciate ko siya kasi karaniwan ng network marketing pa, people, are focused on good values. Talagang may itinuturo maganda sa pamumuhay po natin. Siguro po magtatanong yung iba, Sir Rads, paano naman yung mga nasa pinakasulok ng Pilipinas, makaka-access ba sa fintech? Huwag po tayo mag-alala kasi even the millionaire, Elon Musk ng Tesla, pangarap po at vision niya na magbigay ng satellite sa pinakasulok ng mundo. And that doesn't include the Philippines. But that doesn't exclude pala the Philippines. Kasi alam niya kung paanong ma-exclude ang mga maliliit sa pinakamalalayong bundok at karagatan. And to him, it should be equalized already. So kung gumagawa man po tayo dito sa Philippines ng sarili nating efforts, meron ding mga visionary and startups na gumagawa sa ibang panig ng mundo, at lahat po ito magpo-connive and mag-link up. And lahat tayo makikinabang. At marami po talagang tao na skilled and matatalino and mababait katulad nyo, ng mga successful na hindi na sarili yung puntirya ng kanilang efforts, kundi yung masa, yung mahihirap. Yan. Yeah. Actually, ang prayer ko lang dun sa project ni Elon Musk is he will make available this technology not only to big corporations. Sana he will also make it available to us, you know, people in the grassroots to be able to create internet service products for the masa, di ba? Okay. Yun yung maganda, no? Alam natin si Sir Rads, nakwento na niya sa akin na sa lakas ng loob ni Sir Rads, no, tinontak na niya yung mga tropa ni Elon Musk, no? No kidding, ha? He got in touch with them for something which we will not discuss late now. But sabi rin ni Rads, ano, na paborito namin yung pinumpost namin sa Milo noon na great things starts from small beginning. Okay, great things starts from small beginning. Ang Rads to Riches ay nandito ngayon and really helping people, no, to move people at the bottom of the pyramid towards the fourth industrial revolution. Dahil sabi natin, buburahin ng fourth industrial revolution ang mga sari-sari stores as much as the Industrial Revolution, binura ang mga farmers. Now, question kay Teacher Lisa. Optimus Prime help Rads to Riches merge with e-commerce in the coming fourth Industrial Revolution, knowing that Optimus, or rather Optimize Prime, is into business incubation and helping MSMEs. Sir Dickie, tama po ba yung gets ko sa inyong tanong, how can Optimize One help integrate? How can Optimize One Prime, or rather Optimize One help R2R merge e-commerce? Dahil tayo nga ay fintech, sabi mo nga rin eh, di ba? So paano tayo makakapasok? Ika nga, oh, simple na lang. Matutulungan mo ba ang R2R sa iyong henyo sa business administration para i-level up sa darating na revolution at habang may reset? Ayan, paano? Excited kami dyan. Opo. By God's grace, Sir Dickie, my past experiences are linked towards logistics. Nag-FedEx po ako. So how I know the supply chain foundation. So, yung back-end and then yung forward integration. Meron din po tayong link sa mga international investment houses and banks that could give their CSR to us.
And of course, yung renewable energy, yung solar, yung biogas, napakarami po nating magagawa to link up. And I've been talking to my investment house in Singapore to tap these rural areas, the Rads to Riches kind of people, na mabigyan ng electricity sa pinaka-rural part of the country. And I think magagawa po yun ng Optimize One by linking everybody under the purview of collaboration, alliances. Yeah. Okay. Importante ang collaboration. Mukhang narinig natin, Rads, lahat ng gusto nating marinig kay Lisa, no? Actually, parang bait yan, eh, no? Parang bait yan, sinagot niya lahat, eh. Parang codename Michael Tapado. kaya po yung resume ni Lisa. Dahil nga meron kaming mga kausap ng mga investors na, hindi na end, na bumili ng dalawang bangko. Okay? Serious. Bumili sila ng dalawang bangko at papasok ang mga investors. So yung mga sinasabi niya, Teacher Lisa, na to help investors and to talk to the Singapore, etc. Papasok yan. Kaya doon tayo papasok. We're organizing something like an ASEAN Economic Forum for Progress. Yun, doon kita isasali. And, okay, nakalimutan ko. And, papasok po din doon ang Rads to Riches, no? Hindi pa natin napapag-usapan 'yon dito sa ating mga Rads to Riches family dahil kami rin ni CEO Rads ay ini-incubate namin 'yan. So ngayon kasama ka na sa mga surgeons and doctors na mag-i-incubate 'yan hanggang sa mabinyagan ni Pastor Keno ang incubation na baby na 'yan, no? So ngayon, ito ngayon. Sila ay international. Sila ay nandoon. Si Elon Musk ay masyadong malayo pa. No? Kaya, Elon pa natin dito. Paano natin malalapitan ang mga kumpanya para sa mga ng mga local companies, para sa mga MSMEs, Lisa? Mga sari-sari stores. Actually, Sir Dickie, there's power in words, di ba? I'm sure you know that. And thank God, binigyan po ako ng power to write a very provocative letter or a thought and heart-invoking letters to lobby for a certain cause. Maraming beses na rin po namin nagawa yan. And the last one was during the onset of pandemic. Isipin niyo po, nag-start lang po yung elementary batch namin, Kupang Elementary, tsaka high school batch. Funding and driving donations. Hanggang sinamahan na po kami ng iba't ibang associations and worldwide kababayan, nakaabot po kami ng 600,000 pesos and may mga institutions pong sumali sa amin and we were able to generate 2,000 PPEs, bunny suits and gowns na pinamahagi po namin sa buong healthcare system ng Bataan. During the time na ang lahat ng probinsya ay nag-aabang pa lang ng allocation from the Office of Vice President. Hindi namin siya maiintay, so we took initiative. So like what you're doing po with your sponsors, napakadali na pong sumulat ngayon and magpakita ng cost. Kasi nga, internet age na tayo. Wala nang border, wala nang boundary. We can always get one now. With the powerful words and with the powerful and heartfelt explanation of the cause that we're trying to do, may mga budget po talaga ang mga malalaking kumpanya and tawag po nila dyan ay corporate responsibility budgets. Importante lang po dyan, Sir Dickie, I think yung timing because, of course, they are planning ahead, di ba? So as early as possible, we have to tangle to them. It may not be accommodated now, but at least we will be part of their roadmap. Correct. Actually, this morning, no, it might surprise you that Rads and I, through the messenger, was talking about Ramon Ang and everything that they have been doing in the company. So, nasali po ako sa community kasi kinukwento ko kay Rads nung SMC sama-sama sa pagbabago. And there are people whom I am talking to
na i-merge tayo sa SMC and other companies, no? Dahil ako, Aguado kasi ako, at ang San Miguel ay tinayo noong 18th century sa Aguado Street. At meron po akong pinsan na naging presidente ng San Miguel Beer Group Company, no? So, konektado tayo sa San Miguel. So, I'm not talking about me. I'm just talking about we're going to have an inroad. And what you're talking about are three things that we caught you, okay? We caught you. Hulika. Lobbying, initiative, heartfelt correspondence, sabi mo. Ang iyong lakas. May power ka. Yun ang una mong opening. I have the power. More power to you. So, Lisa, you have that. We're actually talking to these corporations right now. And even last week, we were talking, we met on a Zoom meeting. Not a Zoom meeting. Ayaw ng mga companies ang Zoom eh. Ano ito eh? Microsoft Teams. So, nag-Teams meeting kami with sino yun, Rads? URC. URC, Universal Rubina Corporation. So, we met with their marketing group because we want to get their products for the sari-sari stores and bring it down, no? And we're going to meet with all the companies. And then, talking about heartfelt correspondence, we're also getting in touch with the Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce, a.k.a. the Chinese Mafia. Ay, the Chinese Informal Economy. So, because minsan magtataka ka, bakit mas mura yung kopi ko ni Binondo kesa doon kay kopi ko ng Mayora. Mayora, yung Indonesian company. So, ang galing nito mga to. We need to get in touch with them. And I have been given a go signal by their external affairs to write to the president. So, ako ay nasa process na nire-review ko yung letter ko. Eh, parang hindi ka heartfelt. Pareho na sinasabi mo. No? Iba yung heart ni Teacher Lisa. So, Lisa, consider this. Consider this. We're not talking about just heartfelt writing, but we have the sari-sari stores. The sari-sari stores still composes of 60 to 70% of consumer product goods sales. Kahit na meron ng mga supermarkets at mga mini stores, the sari-sari stores is still a power. So, we're marching to these companies and to the Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce to tell them that heartfelt, we have the sari-sari stores in our pocket. Can you help us bounce back the local economies? Can we do that, Teacher Lisa? Of course, Sir Dickie. There's always power in number, no? Ang tawag po sa commercial niyan, di ba, yung economies of scale? So, and the masa is the number. Ayos. Maliliit na madadami. I remember back in FedEx, isa po yan sa biggest accomplishment ko bilang marketing specialist doon. Binaliktad namin yung sales pyramid kasi ang topmost, yun yung maliliit. No, yung malalaki. Parang yung society natin ngayon. So, invert namin yung pyramid so that the small and medium are the biggest hunk of the pyramid. So, if we have the right study and statistics and we have the right research, wala pong reason para hindi ma-compel ang isang marketing or isang business development person ng isang corporate. Correct. Ang sabi niya ay in-invert nila ang sales pyramid. Samantalang kailan lang tayo ay pinag-uusapan natin is how to flip the bottom of the pyramid. Okay? So in other words, nakikita natin na meron na lang tayong mga konting minuto. Nakikita natin na meron na tayong bagong economic planning team sa Rads to Riches na patlanuhin lahat yan. Para ang Rads to Riches po, mga kaibigan worldwide na isang sabi nila ay MLM. No, MLM is maling-mali. Okay? Tayo po ay isang franchise company na fintech. And that's where we're going to take Rads to Riches. Kaya po yung mga nasa Dubai po na nanonood po dyan, kayo ay pag bumalik sa Pilipinas, may babalikan po kayo
Okay? Dahil pinaplano po ng ating mga fintechers, no? Tsaka yung mga eclubbers, no? Na may babalikan sila sa Pilipinas, no? So, pasok, CEO Rads. Hindi. Masasabi ko lang na the worst thing to do during times of crisis is to isolate yourself. Diba? The best thing to do is find people, a support system that can help you, that can train you, that has the same need and heart as you, diba? Kami po sa R2R is we just want to offer our simple solution to a very big problem, which is the global poverty. O huwag na muna mag-global, mag-local muna tayo, diba? Local poverty. We believe we have the solution, diba? And it's very simple, it's very affordable. It's doable by anyone in the Philippines, di ba? Basta Pilipino ka, pwede ka dito. And I guarantee you, if you check us out, you will find out na napakasimple lang palang gawin to. No? I mean, with all of the highfalutin words na natin nyo ngayon, so sa totoo lang, kami po sa R2R, sinisimplehan lang ho namin yung gabi-gabi. Okay, so pag umaten po kayo ng aming seminars, every 8 p.m., you will realize it's very, kaya ko palang gawin to. Di ba? Kaya ko palang gawin to. My advice to the people listening, don't isolate yourself. Partner with us. We will encourage you, we will motivate you, we will empower you, we will give you skills, diba, na, that will help you not have lack, debt, and poverty as a problem in your life anymore. Yun lang po masasabi ko sa mga listeners. Coaches, please share the great news of R2R. Diba? Sobrang dami po ng tao nag-aantay sa atin ngayon. They're looking for solutions. We are the solution. Alright, thank you very much po. Thank you very much. Ayan. Lisa, so we have Lisa, final word. Ayan. I think I have to remind people na yung pinag-usapan po na ngayon, natin ngayon is yun nga, highfalutin siya. Pero napaka-tama po sa Rads, napaka-simple if you will just listen what that thing is all about. And inisip po dito ang masa. Ito po ay para sa isang simpleng tao and simple, complex, lahat po maaabot nito. Ang importante po dito sa tool ng Rads to Riches is ma-empower po tayo. Ma-empower tayo to emerge from our depression ngayon, yung future, and ma-strengthen din po yung faith natin kasi andiyan yung mga pastor, sila Pastor Keno. And being positive in this pandemic is the way to survive. And doing something productive with not so much cost, 1,200 pesos, you could be a member and you could avail this lifetime training modules. And kikita ka pa while nakaupo ka lang sa bahay mo. It's not something to think about anymore. It's a very... no-brainer decision po ito. When I say highfalutin, ang gusto ko lang sabihin sa public, don't be intimidated. Diba? Huwag ka ma-intimidate kasi napaka-simple lang po nito, napakadaling intindihin. Siyempre, mga direct ni Dickie tsaka ni Lisa, ako nga, dumutuloy ko minsan pag pinapain ko itong dalawang doon. Pakipunasan, pakipunasan! pero pwede itong dalawang to eto. So anyway, yeah. Pastor Keno, any last words? Baga tawag si Direk. Dahil pandemic po ngayon at napakarami po nating mga quarantine na names, we have the ECQ, MACQ, GCQ, MGCQ, and whatever Q, nakakapagbigay po ito ng pag-alala sa napakaraming mga tao. Lalo na po itong, lalo na dito sa amin, sa Kamaynilaan, sa NCR, sa Laguna, sa Bulacan, Rizal, at Cavite, na... napaka ano tawag uncertain kasi there's also a possibility that will be extended until last day ng April, okay, from April 5 to April 30. So tapos ang ayuda hindi naman ganun kalaki, of course, 1,000 daw kada tao. So kung 10 kayo sa bahay, ang ibibigay lang maximum 4,000 kasi 4 lang ang kaya. Salamat kami, 3 lang kami, so baka makabahagi rin kami doon sa 3,000 na yon, tag 1,000. Hindi natin alam kung saan dadalhin tayo sa sitwasyon na yan. Okay? Pero kung tayo ay mananampalataya at merong Diyos sa puso natin, hindi tayo matatakot ano man po ang mangyayari sa mga kasunod na sitwasyon.
Then sabi nga po rito sa akin binabasa, worrying does not take away tomorrow's troubles. It takes away today's peace. Okay? Wala po may dudulot, may bubungang maganda ang pag-alala sa bawat isa sa atin. Wala po may tutulong yan. Lalo lang magpapalala yan ng iyong kalagayan. So instead of worrying, start trusting the Lord that the God that we serve, the God that we have, the God who created us, love us so much that He will do everything in His power to take care of you and to take care of your family. So better trust God than trust that you put your trust in princes, in kings, in the government. Better trust God because He alone knows you from the very past of your life, today and tomorrow. At alam niya ang dapat gawin sa'yo, kailangan lang magtiwala ka dahil hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. God bless us all. So, Coach Ruel. So, yun lang po. Talagang sama-sama po tayo dito. Huwag po tayo magsasawa, maglumaban, dahil yan po ang ating hadikain na talaga pong i-update yung kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, lalo na po sa pandemyang to. And this is the thing that we can hope for. So, tuloy-tuloy lang tayo. Dala po tayo sa ating lahat. Napansin mo, lahat ng babaeng guest natin, letter nilang simula ng pangalan. Lisa, LV, Lani. Lay. Ano diba? LV, ano yung masasabi? Ako kasi, ano ba yan, dumugo ba ilonggo? Truly talagang alam ko naman kung gaano kalawak si Lisa, no? Personally. Kaya gusto ko lahat pakinggan. That's why sobra akong quiet today. Kasi gusto ko lahat pakinggan yan, sis. Alam mo kung gaano ako grateful to have you here with our family. Truly binigay ka ni Lord. Alam mo yun, iba yung ano eh, iba yung puso. Pagka nagkasama-sama kayo, naiisa lang po yung pinanggagalingan. So, ang sarap lang pakinggan lahat ng plans, kung paano mo nakikita si Rads2Riches sa future, hindi lang yung right now. So, we are building this. Kumbaga, sinasabi lang natin sa panahon ng pandemya, no? Rads2Riches ang kasama. So, why not? Join now. Lahat po tayo, mag-ingat po tayo. Kumbaga, sa comfort lang ng bahay natin, gawin natin to para hindi lang para sa sarili, kung hindi para sa community. So, with that po, maraming salamat po sa lahat. Yeah, Lani. Yes po. Lisa, sabi nga ng mga Koreano, fight daw, di ba? fighting. So, ngayon, let us continue to love one another and let us continue to be a blessing to others po. Yun lang. Oh, thank you, Lani. Pastor Alan, tahimik ka dyan. Pastor Alan, nandiyan ka ba? May feedback kasi. Hello po. Feedback. May feedback. Nandiyan, kasama si Pastor Melba, kaya ganyan, katabi. Gusto niya maka-join. Sa ganda po ng ano, nasabi po ni Teacher Lisa, nagkaroon po ng magandang pag-asa po ang maraming nasa. So mabuhay po R2R, God bless po, at lupas po ako na pagpala. Thank you very much po. Thank you. Mabuhay. Thank you, Masalan. Direk, nandiyan ka ba, Direk? Have a holy week po. Hi, Direk. Magandang umaga po, Direk.